On the good side, mga kapiksina, sa inyo naman yung energy ng swerte, good luck, good fortune. Ito mga rewards ito, guys, no? So, sabi ko nga sa inyo, guys, pag December, marami talagang pera yung mga tao. Isa na kayo doon, mga kapiksina. So, magre-relax lang kayo, guys, ngayong Pasko. Mararamdaman nyo yung relaxation, mararamdaman nyo yung magandang bunga ng mga paghihirap nyo ng isang buong taon. Hello guys, hello Pisces, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is Pasko 2023. So ito yung mensahe na kailangan nyo marinig para sa paparating na Pasko and yung mga paparating sa inyo. Okay, so tingnan natin yung mga messages for you guys. We have financial constraints in reverse, mga kapiksi. Magandang balita yan, no? Meron din tayong door to value in reverse. And meron din tayong action in reverse, mga kapiksi. So, door to value in reverse, mga kapiksi. Ibig sabihin nito, may mga paparating na pera sa inyo, pero medyo nagkakaroon ng konting delay, mga kapiksi. Pwedeng remittance ito, mga kapiksi. So, wag na, kung nagkakaroon ng delay, guys, wag kayo masyadong ma-stress or wag kayo masyadong mag-worry, mga kapiksi. Kasi kapag nag-worry kayo and nag-stress kayo, lalo lang madi-delay yung pagpasok nitong pera sa inyo, okay? Instead, be grateful, magpasalamat kayo, and i-anticipate nyo maging receptive kayo. Kung baga pag sinabing receptive, guys, ready to receive, na maging receptive kayo, knowing and understanding na whatever happens, dadating at dadating din sa inyo itong kaperahan na to. Especially kung meron talaga kayo mga in-expect na pera, pwedeng mga ano to, guys, pwedeng remittance, ganyan, or pwede ring yung mga balikbayan packages ba, guys, lalo na kung let's say for example meron kayong mga kamag-anak or kapamilya talaga na nasa ibang bansa, usually bare months, no, yan talaga yung maraming balikbayan package na pinapadala yung mga kababayan nating balikbayan. And for some of you, pwede rin ito yung mga bonus nyo, mga 13th month or mga commission, ganyan, top up sales commission, na pwedeng nagkakaroon ng konting delay. So, intindihin na lang natin, baka masyadong marami ring pinaproseso yung mga nasa kumpanya nyo, kaya medyo nagkakaroon ng delay, mga kapiksi. Okay? So, antayin nyo lang, guys, tsagain nyo lang, dadating at dadating din sa inyo yan. Pero ito naman, isa sa magandang balita, kasi ibig sabihin nito, guys, nakakalampas na kayo sa mga financial problems nyo, sa mga problemang pang-pinansyal. Okay? Lalo na kung talagang ine-expect nyo yung mga 13 man nyo, yung mga bonus nyo na dumating sa inyo, kumbaga parang magiging ano yun, tulong sa inyo, lalo na kung may mga utang kayo, may mga atraso kayo, ganyan, unti-unti na kayo nakakabayad, mga kapiksi, and unti-unti na rin kayong makarecover sa mga problema na pinagdadaanan nyo pagdating sa kaperahan. So, i-mind nyo to, guys, kasi magandang maganda to. Mind freedom, yeah. Financial freedom or mind na makabayad ng utang. Mind matapos yung mga problema, ganyan. So, i-comment nyo sa comment section, mga kapiksi. And ito, guys, no, parang pinagpapahinga din kayo ng inyong mga gabay. Especially, itong season na to, mga kapiksi, no, deserve nyo naman talaga na magpahinga. Yung iba nagta-travel, yung iba talaga nagbabakasyon, nagpapahinga lang sa bahay. Kasi isang buong taon kayo nagsikap sa buhay nyo, diba? Isang buong taon kayo walang ginawa, kundi magtrabaho na magtrabaho. Ganapin yung mga responsibilities nyo, responsibilidad nyo sa buhay, mga kapiksi. So, kailangan naman talaga natin na mag-recharge, mag-unwind, ganyan. So, kung meron kayong time, or give yourself some time talaga na makapagpahinga. Hindi nyo naman kailangan mag-travel kung ayaw nyo mag-travel or kung ayaw nyo magala. At least magpahinga lang kayo kahit nasa loob ng bahay, diba? Para ma-refresh lang ba yung inyong katawan, yung inyong isipan, para pansamantala kayong makawala sa mga stress, ganyan. And also, mga kapiksi, ito yung ina-advise din kayo na medyo maghinay-hinay din kayo, no, sa mga pagdidesisyon nyo, sa mga paggastos nyo, or sa kahit anong aspeto, guys. Syempre,
bare months, di ba? Maraming pera, so kailangan hinahinay lang sa mga paggastos, maging hinahinay din kayo sa mga investments, mga kapiksi, kasi nga syempre maraming pera kayo, so expect talaga natin yan guys pagka December, maraming pera yung mga tao, so mag-ingat-ingat din kayo sa mga investments na pinaglalagyan nyo ng pera, kasi baka mamaya hindi rin maganda yung mapuntahan, so make sure na pinag-aaralan nyo muna bago kayo mag-invest or maglabas ng pera. Okay lang na mag-invest guys, okay lang na mag-negosyo as long as legit, authentic, di ba? Kaya nga sinasabi ko na pag-aralan nyo palagi para hindi kayo mascam, okay? Para sa inyo din yan guys. Alright, so comment down below mga ka-pixie if feeling nyo naka-resonate kayo dyan guys. Ngayon naman, tingnan natin kung anong paparating sa inyo Pisces ngayong Pasko. Shuffle ko to guys, hanabing ko yung energy ng Pisces habang sinashuffle ko to. Panoorin nyo muna itong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-undad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course? Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietayo@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman kapiksi? Excuse me. Kung gusto mo yumaman, umunlad at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail ka na ng course guys kasi sobrang ganda talaga niyan. Excuse me lang guys. Alright, and dahil malapit ng magpasko mga kapiksi, no, meron tayong Christmas season sale. So meron tayong 10% discount plus 1 free pampaswerte subliminal mga kapiksi. So dalawang combo yan. Sa lahat na mag-avail ng course guys, kaya mag-avail na kayo habang meron pa kayong mga 13th month bonus. Meron din tayong email coaching manifest for desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship guys, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinaypixietaro@gmail.com. So, ito guys, meron tayong presence na, ito yung energy nyo pala. Pisces kayo ay nirepresent ng Queen of Cups. Meron din tayong presence ng another water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, and fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. This is more on positive mga kapiksi, although meron tayong negative energy dito at the center of your card, at the center of your spread. For some of you guys, meron kayong mga emotional pain na pinagdadaanan pa, no? So, pwedeng ito ay dahil pa sa mga past experiences nyo guys, na parang merong nagpahirap sa inyo, meron kayong mga bigat sa kalooban nyo mga kapiksi, pwedeng may kinalaman ito sa relationship guys, especially kung let's say for example in a relationship kayo, tapos pwedeng magkaiba kayo ng lahi ng person mo or pwedeng meron kayong magkaibang belief or paniniwala, pwedeng magkaiba kayong relihiyon, magkaiba kayong lahi, magkaiba kayong kultura, or meron lang talaga kayong incompatibilities mga kapiksi na hindi kayo napagkakasunduan ng person mo. And normal naman yun guys, kasi hindi naman talaga tayo pare-parehas ng preference, no? Magkakaiba talaga tayo ng preference, yung gusto mo hindi niya gusto, yung gusto niya hindi mo gusto, di ba? May mga ganun talaga mga kapiksi, so maaring yun yung mga nagpapahirap sa inyo, yun yung mga nagbibigay sa inyo ng emotional pain. Pero if in case man mga kapiksi na nakaka-resonate kayo, nakikita natin na itong person mo, lalo na kung nag-aaway kayo ng person mo, itong person mo ay gustong makipag-usap sa'yo, naiisip niya na makipag-usap sa'yo, naiisip niya na makipag-reconcile kung kayo ay nagkaaway or kung kayo ay hindi nagkasundo mga kapiksi, okay? So antayin mo lang, pwede mong pakinggan guys yung ating pampakonsensya subliminal if in case na nakaka-resonate kayo dito, yung pampakonsensya at saka pampabalisa para talagang makonsensya siya and palagi kanyang isipin. And pwede mo rin pakinggan yung pampabati subliminal guys para talagang magkabati kayo, magkaayos kayo nitong person mo. On the good side mga kapiksi, nasa inyo naman yung energy ng swerte, good luck, good fortune. Ito mga rewards ito guys, no? So sabi ko nga sa inyo guys, pag December marami talagang pera yung mga tao, isa na kayo doon mga kapiksi.
So, magre-relax lang kayo, guys, ngayong Pasko. Mararamdaman nyo yung relaxation, mararamdaman nyo yung magandang bunga ng mga paghihirap nyo ng isang buong taon, guys. And ang maganda pa nito, guys, kasi nakuha nyo yung energy ng swerte. So, magtatapos yung taon nyo na maganda and magtatapos siya na feeling nyo, pakiramdam nyo talaga sinuswerte kayo sa buhay at dadalhin nyo ito pagpasok ng 2024. Okay? So, i-affirm nyo lang mga kapiksi palagi, no, swerte ako sa lahat ng aspeto ng buhay ko. So palagi nyo lang yan sabihin, palagi nyo yung i-affirm sa sarili nyo, guys, para talagang maramdaman nyo yung swerte. And i-mind nyo na rin to, guys, no, sa comment section, mind swerte, mind good luck, mind good fortune, mind money. Yan, tag-ani season kasi to, guys, talaga makaka-experience kayo ng maraming pera and nakakapag-build din kayo ng mga ng magandang pundasyon para sa buhay nyo. For some of you, parang meron kayong nadidiscover ng mga bagong kaalaman. Pwedeng nagpaplano kayo, guys, ng mga goals nyo for 2024. And by 2024, pwedeng i-execute nyo na tong mga plano nyo, yung mga pinaplano nyo sa buhay. Wow! Ayan, guys, so yung sinasabi natin na maaari kayo magkaroon ng reconciliation ng iyong person, lalo na kung kayo ay nag-away. Talagang minamanifest nyo to, mga kapiksi, and this will definitely happen. Sa mga may problema sa relasyon, mga kapiksi, comment down below if naka-resonate kayo. Bibigyan kayo ng chance ni Universe, second chance, para magkaayos, magkabati ng person nyo, magkaroon na ng reconciliation, lalo na kung kayo ay nag-aaway nitong person mo. Kasi yung person mo, sabi ko nga sa inyo, parang naliliwanagan yung isip niya, nakukonsensya siya, especially kung meron siyang ginawang hindi maganda towards you, mga kapiksi. Ito'y unisex, guys, no, whether babae kayo or lalaki kayo, doesn't matter. It applies to everyone, mga kapiksi. Pero yun nga, nakikita natin na for some of you, magkakaroon, maaari kayo magkaroon ng second chance sa love life nitong person mo. So, it doesn't matter. Pwedeng hiwalay na kayo. Pwedeng in a relationship pa kayo pero nagkakagulo yung relationship nyo. Pero, strong reconciliation energy ito. Ibig sabihin ng reconciliation energy, guys, magkakabate. Okay? Not necessarily magkakabalikan sa mga magkakahiwalay pero pwede kayo magkabate, pwede kayo magkaayos, pwede mas maging maayos na yung relation mo ng iyong partner o specific person. Alright? So, yeah. I-mind-mind nyo na yan, guys, sa mga nakaka-resonate, no? Mind reconciliation, mind harmonious relationship, yan, kung gusto nyo talagang magkaroon ng harmonious relationship. And, kagaya nung sinabi ko, guys, pwede kayo makinig ng mga relationship subliminals natin, tsaka yung pampaswerte subliminals na rin, para talagang maging maganda yung relationship nyo and yung swerte nyo. Abangan nyo sa bagong taon, mga kapiksi, December 31, magpapublish ako ng bagong pampaswerte subliminal for 2024. Okay? So, thank you so much, mga kapiksi. Merry Christmas sa inyong lahat and thank you sa pagsama nyo sa akin ngayon 2023 and sana samahan nyo pa rin ako sa 2024, mga kapiksi. Ito yung inyong 2024 kapalaran. Kung hindi nyo pa napapanood, Pisces, panoorin nyo na, super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano magmanifest ng abundance video course. Click here to subscribe, mga kapiksi. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.